ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Unahin natin ang balita sa ekonomiya ng bansa. Umalo sa pinakamataas na antas sa halos 4 na taon ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At inaasahan pang mas tataas ang presyo sa mga susunod na buwan habang papalapit ang Pasko. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Nagtitipid na si Lourdes sa kanyang pamimili dahil sa pagmahal ng mga bilihin, hindi na anya sapat ang sahod sa taas ng mga presyo. Ay, mahirap talaga. Pero kahit na doon sa may hanap buhay, medyo kulang-kulang pa yung income nila para doon sa mga purchases nila ng goods. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 6.9% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Setyembre, pinakamataas sa loob ng halos 4 na taon. So nakikita namin na ang food in particular ay talagang tumataas, and you will notice doon sa individual subgroups ng mga pagkain, no? 11 yun sila eh. Talagang halos lahat ay tumaas na. At ito ay across different regions. Apektado ang pagkain dahil sa nagdaang bagyo at sa paghina ng piso kontra dolyar na nakaapekto rin sa presyo ng petrolyo at dahilan para tumaas ang transport cost para sa mga supply at bilihin. Para sa grupo ng mga supermarket owners, maaari pang asahan ang pagtaas ng presyo habang papalapit ang Pasko. Halos lahat kasi ng produkto sa grocery, kahit local brand, may sangkap o packaging pa rin na imported. Kaya nakakaapekto pa rin ito sa presyo. Umaasa lang tayo lahat ng ating condensed, powdered ice cream, no, yung dairy component, imported lahat. Kung hindi ka nagre-review ng mga binibili mo, yun talagang malululak at magtataka ka na. Yung dating napagkasya ko sa 21 items in my cart, 8 items na lang ang napagkasya ko. Hindi pa nagtatapos dyan dahil inaasa ang tataas pa ng 10% ang presyo ng imported products ayon sa grupo ng mga Filipino-Chinese businessmen dahil sa patuloy na paglakas ng dolyar. Merong mga lumang inventory, uubusin ng mga negosyante yan. Pag naubos na yung inventory, it could be now, it could be tomorrow, it could be next year. Pag naubos na yan, siyempre, tataas nila yung presyo dahil yung cost nila ay imported, ay tumaas. Inaasahan naman ng National Economic Development Authority ang pagsirit ng inflation. Pero ayon sa ahensya, pasok pa ito sa target ng gobyerno. Gumagawa rin sila ng paraan para palakasin ang sektor ng agrikultura na pinagmumula ng karamihan ng supply ng pagkain. So, in the near term po, kailangan natin ma-ensure ang sufficient na supply ng pagkain, sufficient food supply, while assisting ang ating most vulnerable sectors. And we hope that this will help us hurdle the current challenges that we are facing regarding inflation. Handa naman ang Bangko Sentral na muling mag-adjust o magtaas ng interest rates para labanan ang inflation. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Wala po naman naging paggalaw sa palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Muling nagsara ito sa 58.65. Sumadsad pa sa 58.78 ang halaga ng piso sa kasagsagan ng trading bago ito bumawi sa pagsasara ng trading kanina. Ayon po kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, umabot na sa 15% ang binaba ng halaga ng piso ngayong taon. Ayon po naman sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce, posibleng hindi pa tapos sa pagtataas ng interest rates ng US Federal Reserve na lalong magpapalakas sa halaga ng dolyar laban sa ibang currencies. Walang garantya ang Energy Regulatory Commission na hindi tataas ang singil sa kuryente kahit ibinasura pa ng komisyon ang hirit na dagdag singil ng Meralco at dalawang planta ng San Miguel Corporation. Nagbanta ang Meralco na maniningil ng sangkaterbang multa oras na kumalas na sa kontrata at tumigil ang mga planta sa pagsusupply ng kuryente sa kanila.
Bumaba ang bayarin sa kuryente ni Nadayan pero kabado silang babawi ito sa mga susunod na bill. Kaya todo kayo ng pamilya para may pambayad sa lahat ng gastusin. Wish lang namin sana wag nang taasan, mas magandang babaan kasi ang daming gastusin ngayon, ang mahal ng bilihin. Pero nanganganib na muling tumaas ang bayarin sa kuryente ni Nadayan at iba pang customers ng Meralco. Kahit kasi na ibasura na ang hirit na dagdag singil, hindi magarantya ng Energy Regulatory Commission na hindi tataas ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Pwede kasing kumuha ng kuryente sa ibang source ang Meralco sakaling tuluyang umatras sa kontrata ang mga planta ng San Miguel kasunod ng pag-deny ng kanilang hirit na itaas ang power rates dahil sa pagsipa ng presyo ng panggatong. Pero para sa Department of Energy, dapat respetuhin ang pasya ng ERC kahit walang kasiguruhang hindi tataas ang singil sa kuryente. You're saying no guarantees? Wala. Wala po. Talaga pong hanggang sa kaya lang natin doon sa apat na sulok ng kontrata. Pwedeng tumaas yung presyo para sa consumer. At pwede ring magkaroon ng reklamo from the consumer. So it will be a never ending thing. Kaya pinakamaganda, respect the energy regulations decision. Sinopla rin ni Dimalanta ang kwenta ng San Miguel na 30 centavos per kilowatt hour lang ang itataas sa singil kung pinagbigyan ng hirit. If it were only 30 centavos and if in our evaluation we would have arrived only at 30 centavos, then it would have been the cheaper option. It would have been a guaranteed I could extend the guarantee that you're asking, but it's not the case. Ikinalungkot ng SMC Global Power ang desisyon ng ERC. Alam daw ng komisyon na bukod sa mapipilay ang kumpanya sa desisyon, mahaharap sa mas mahal na kuryente ang mga consumers. Pero tiniyak ng San Miguel na sa ngayon, hindi matitigil ang supply ng kuryente sa Meralco. Nagbanta ang Meralco na maniningil sila ng multa sa oras na kumalas sa kontrata ang SMC. Sa kontrata namin, malaki yung mga penalties for Suwal, that's about, estimate lang ito, Alvin. Of course. 7 million per day yun. At for Ilihan, sa base load nila, if they will terminate, so roughly nasa mga 14 to 15 million per day yun. If they also terminate yung mid-merit nila sa Ilihan, roughly mga around 3 to 4 million per day naman yun. So medyo malaki din. Tapos meron pang liquidated damages na 100,000 naman per megawatt. Pero para sa bayan muna, hindi dapat ipinapasa sa taong bayan ang lugi ng isang kumpanya. Kung kumikita sila ng limpak-limpak, ay solong-solo nila ito. Pero pag meron silang pagkakalugi, pinapasa sa mga mamamayan. Gate ng bayan muna, dapat nang repasuhin ng Kongreso ang EPIRA dahil hindi naman naibaba ng batas ang singil sa kuryente sa Pilipinas. Umaaray na rin ang mga consumers ng Batangas Electric Cooperative 1 dahil sa sobrang taas ng singil sa kuryente. Umapila na rin ang mga apektadong mayor sa Energy Regulatory Commission na hanapan na ng paraan para mapababa ang singil. Nagpapatrol, Dennis Datu. Nagre-reklamo ang tinderang si Gina ng Calacas City sa Batangas. Ang kanyang kakarampot kasing sweldo na pupunta lamang sa pambayad sa electric bill ng Batelec 1. Dati naming bill talaga 500. Ang gamit namin, ilaw lang naman talaga, tsaka electric pan ganun. Ang bill namin, 1.4. Sobrang laki talaga. Itinaas ni ang hanap buhay namin, ang araw ng asawa ay 400. Isa kan 200. Paano po pagkasyahin yung kung sobrang taas na ng kuryente? Ito rin ang daing ng manggagawang si Rex. Ang pinaghahanap buhay namin itong batalik na. Ay di, sana'y mapapaba lahat ng kuryente dito. Kawawa na kami eh. Paliwanag ng Batelec 1, tumaas ang kanilang generation charge dahil tumaas ang presyo ng coal na kanilang kinukuha mula sa dalawa nilang power supplier. Kaya tumaas din ng halos 10 piso ang kanilang singir sa per kilowatt hour. Nitong 2021, mataas na po siya. And naging 9 something siya. And then ngayon po, 19.44. So yung pong pagsasubside ng coal price, yun po yung pagiging trigger para
subsided ng rate ng generation. Kasi sobra pong taas ng generation. Pass-through po yun. Taga-collecta lang po ang Batelec noon. Yun po ay non-revenue sa Batelec. Dahil sa reklamo ng mga consumers, nagpulong na ang mga mayor na nasasakop ng Batelec 1 para hilingin sa Energy Regulatory Commission na hanapan ng solusyon na mapababa ang singil sa kuryente. Sakal na ang tao talaga sa taas ng singil ng Batelec 1. Ano, ay talaga namang halos ang sinusweldo ng mga ordinaryong empleyado ay halos doon na lamang sa ilaw na papabayad. Kaya alam mo ga, ay minsan nga ay hindi na sila nag-iilaw sa gabi, hindi na nanonood ng TV, pati rep, inalis na ang saksak para makatipid lang sila sa ilaw. Kung may magagawa po siguro yung national government, kung pwedeng temporarily bawasan yung mga taxes sa coal importations, baka po pwede. Nasa halos 200,000 ang consumers ng Batelec 1 mula sa 11 bayan at isang syudad sa Batangas. Dennis Datu, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, lumutang ang pangalan ng apat na personalidad na posibleng maging kapalit ng nagbitiw sa pwesto na si Press Secretary Trixie Cruz Angeles, nagpapatrol Katrina Domingo. Ilang araw bago pumatak ang 100 sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang miyembro na ng kanyang gabinete ang nawala at napalitan. Nagpasa kahapon ng kanyang same-day resignation letter si Press Secretary Trixie Cruz Angeles dahil umano sa kanyang iniindang sakit. At ngayon, may apat na pangalan ng lumutang bilang kanyang kapalit. Yan ay sina Transportation Undersecretary Cesar Chavez, dating Cavite Representative at ngayon ay PAGCOR Board Member Gilbert Remulla, Metro Pacific Investments Executive Mike Toledo, at ang direktor na si Paul Soriano. Inamin ni Chavez na nabanggit na sa kanya na kabilang sila sa mga napipisil na bagong press secretary. I'm even surprised to be included in the list. There are more qualified, highly qualified for that position. I expressed no interest in that position. I did not apply for that. Sa isang text message, sinabi naman ni Soriano na mas makakatulong siya sa Administrasyong Marcos kung siya ay mananatili sa likod ng kamera. Itinanggi naman ni Remulla na nag-apply siya sa naturang posisyon at sinabing masaya na siya sa kanyang trabaho sa PAGCOR. Kaninang umaga, dumalo si Marcos sa isang forum ng Department of Environment and Natural Resources sa Maynila. Dito ay nakitang kasabay niyang pumasok ng venue si Toledo na di umano'y isa rin sa mga posibleng maging susunod na press secretary. Sa kanyang talumpati, hindi nabanggit ni Marcos ang bakanteng posisyon sa kanyang gabinete at hinimok lamang ang mga pribado at pampublikong sektor na mag-ugnayan para makagawa ang pamahalaan ng mga polisiyang pangkalikasan. Let us identify each sector's unique and shared challenges. Bolster cooperation in this collective fight. We are not soldiers. We are stewards. Victory will not come by defeating the visible enemy. It will come in certain moments when we can see that we are gradually averting a global crisis. Kabilang din si Toledo sa mga naghatid sa Pangulo sa kanyang sasakyan matapos ang kanyang talumpati. Dito ay inamin niya na handa siyang magtrabaho bilang press secretary ni Marcos. Sino ba naman tayo para po? Yun! Yun. Okay. I will be humble. It will be an honor and a privilege to serve under the Marcos administration. It's not a question of interest, but if public service calls for you to make sacrifices, then who are we to say no? Pero nang tanungin kung formal nang inialok sa kanya ang naturang posisyon. I am not in a position to dwell on it, but let me just say that if given the opportunity to serve, why will I say no? Nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala pang napipili ang Pangulo na bagong press secretary. Samantala, sa isang social media post, inamin na ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na hindi na siya miyembro ng gabinete ni Marcos. Ayon kay Rodriguez, isa itong personal na desisyon na masaya niyang ginawa. Giit niya na nahimik siya ukol sa issue dahil naniniwala siyang dapat manatiling pribado ang mga usapan sa pagitan nila ng Pangulo. Inilabas ang mga naturang pahayag isang araw matapos pabulaanan ng Malacanang ang anunsyo ni Rodriguez noong Setyembre na pinirmahan na ni Pangulong Marcos ang Administrative Order No. 1 na nagtatalaga sa kanya bilang Presidential Chief of Staff. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
Tiniyak ng PNP ang masusing imbestigasyon sa kaso ng pagpaslang sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Ayon sa pulisya, malaki ang posibilidad na may kinalaman sa trabaho bilang isang mamamahayag ang dahilan sa pagpaslang sa biktima. At live mula Parañaque City, nagpapatrol si Jack Batalyones. Jack, kamusta ang usad ng kaso at may persons of interest na ba ang PNP? Okay, Karen, bukod doon sa riding in tandem o dalawang salarin na umambush dito kay Percy, wala pa talagang persons of interest ang PNP kasi nga yung CCTV footage na kanilang pinag-aaralan ay mahirap makilala yung mga salarin or yung riding in tandem, and at the same time kailangan pa nilang i-enhance, Karen, dahil buhon yun nga walang pagkakilanlan yung dalawang salarin, and at the same time hindi ma-identify yung plaka ng motorsiklo. Pero bukod doon ay kinaalap na nila yung mga ebidensya, nandyan yung CCTV footage, yung dashcam video, and at the same time yung mga physical evidence na nakuha sa crime scene, yung bala na yung mga slugs ng bala na kuha doon, kino-cross-examine nila ang mga ebidensyang ito. At kanina, Karen, ayon sa PNP, isa-isa na nilang kinakausap yung mga miyembro ng pamilya Mabasa, pati yung mga kalapit netong si Percy, para malaman kung may natatanggap ba itong mga death threat o pagbanta noong mga nakaraang araw o linggo. Personal na pumunta sa burol ng pinaslang na broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid, si PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. kaninang umaga para makiramay sa naulilang pamilya ng pinaslang na mamamahayag. Nakausap niya ang panganay na anak na si Valerie at nangakong tututukan ng PNP ang kaso ng kanyang ama. Pero sabi ng pamilya Mabasa, hindi nila nais ang isang mabilis pero hilaw na resolusyon sa kaso. Ang gusto nila ay mahuli ang tunay na nasa likod ng pamamaslang. Patuloy ang imbestigasyon ng PNP at bumuo pa ng Special Investigation Task Group para tumutok sa kaso. We really need to talk sa mga malalapit kay Sir Percy para sa ganun malaman natin nagkaroon ba siya ng mga threat in the past days or weeks, kasi it would again help sa ma-determine sino ba yung mga probable na mga suspects po dito. Patuloy ang paggalap nila ng mga CCTV footage sa lugar na dinaanan ni Mabasa bago pinaslang. Pero ayon kay Azurin, ine-enhance pa nila ang mga nasabing video dahil hindi malinaw ang ilan sa mga ito. Katulad na lang ng CCTV footage na ito mula sa Santa Cecilia Village kung saan makikita ang pagdaan ng sasakyan ni Mabasa at may kasunod na motorsiklo. Hawak na rin ng PNP ang dashcam video mula sa sasakyan ng biktima. Isang riding in tandem ang sinasabing bumaril kay Mabasa habang ito ay papunta sa kanyang studio sa Las Piñas. Highly probable po na doon po sa kanyang profession yung tinitignan. Kasama po sa backtracking kung ano po yung naging sa komentaryo o sa mga programa po ng ating Percival po, ay yun po ang tinitignang angulo kung ano yung mga naging komentaryo at naging nasabi o doon sa kanyang broadcast program. Maliban sa ilang opisyal ng gobyerno, ay kilalang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos si Mabasa. Pero inaalam rin ng pulisya kung may kinalaman ang pagpaslang sa broadcaster sa ibang kaso. Meron pong nakuhang mga evidences like yung slug, pinag-crossmatch for ballistic test at iko-crossmatch din ito sa mga similar modus kung may mga kasong nangyaring ganito. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay si DILG Secretary Benhur Abalos sa pamilya Mabasa. Hindi aniya magbubulag-bulagan ang pamahalaan sa mga ganitong uri ng karahasan. Ilang personalidad din ang bumisita sa ikalawang araw ng burol ni Mabasa. Dumating ang may bahay ni Senator Coco Pimentel na si Katrina at dating Senador Kiko Pangilinan. Laking panghihinayang naman ng tagapakinig ni Mabasa na si Reddy San Miguel. Galing pa siya ng Amerika at gusto pa sana niyang makita ng personal ang kanyang iniidolo. Pero hindi na ito nangyari. Napakagaling na tao. Maano siya talagang, tsaka kaya ako nagustuhan siya. Yung mga sinasabi niya, talagang
Totoo, ganda yung kanyang comment. Nakakalungkot, di ba? Inaasahan mo, magkikita kayo, tapos mabaltaan mo ganyan, di ba? Sabi ko, ba't nagkaganoon, di ba? Parang hindi tama ang nangyayari. Inalala naman ni Ella Alviar bilang mabait na kaibigan si Mabasa. Bili mo nung nag-pandemic na kahit anong pag, bigas, pinadala na ko ng ayuda niyan. Tapos nung nag-travel sila dito lang lately, nag-travel sila sa Europe, may pasalubong yan. Sana magkaroon din siya ng hustisya sa pagkawala niya. Okay, Karen, no, bukod sa mga kinatawan ng PNP ay ilang mga representatives din mula sa NBI ang pumunta dito kanina at kinausap ang ilang family members sa pamilya Mabasa dahil inatasan ng DOJ ang NBI na magsagawa din ng kanilang parallel investigation. And bukod dun sa NBI, maging ang Commission of on Human Rights sinabing magsasagawa din sila ng kanilang sariling investigasyon. Karen. Maraming salamat, Jack Batalyones. Gretchen, kailan ang finale ng Flower of Evil at anong dapat nating abangan? Karen, ngayong weekend na ang killer finale ng Flower of Evil, pero ngayon pa lang may pasilip na sa mga pamatay na eksena sina Biolo Pascual, Lovie Po at Paolo Avellino. Na-corner rin ang press si Paolo tungkol sa real score nila ni Janine Gutierrez. Nagpapatrol, MJ Felipe. Madugo, puno ng aksyon at umaapaw ang emosyon nang nalalapit na pagkatapos ng Flower of Evil. Tataposin ko na to. Sa mga nakapanood ng Korean version, alam nilang maraming iconic scenes ang series. Gaya ng underwater scene, ang eksena sa condo at ang inaabangang komprontasyon sa cliff o talampas sa finale episode. Yung habulan namin ni Pao, napakahirap. Kasi ang daming shots, may drone shots, tapos may habulan, tapos hindi siya one time, hindi siya one setup. We had to do the scenes over and over and cover as many shots as possible. It was hard for us because we always had to be in that moment na talagang rage, anger, and pitik. So it was hard. Kailangan ko mahanap si Daniel Villarreal. First time ni Lovie na makatrabaho si Piolo. At aminado ang kapamilya actress na na-intimidate siya sa presensya at kalibre ng kanyang mga katrabaho. Kanino ka na-intimidate, Lovie? Oh my God, everyone. Kasi parang almost everyone first time ko makakatrabaho. So parang when I was first doing a scene with Piolo, I was like, oh my God, I was dying inside. Unforgettable din ito para kina JC De Vera at Edu Manzano na umaming natakot umuo sa proyekto dahil sa dark character. Pero ngayong matapos na ang series, inaabangan naman ni Edu ang pagiging lolo sa magiging baby ng kanyang anak na si Luis. Lolo, oh. Are you excited? Oh naman. Of course, I'm very, very happy na, you know, si Luis has been, I think, hinung na to be a great father. Jesse seems to be, like she's taking it very, very well. Na-corner din ng press si Paolo Avellino tungkol sa pagkakaugnay niya kay Janine Gutierrez. Ayon kay Pao, lumalabas-labas lang sila ni Janine. At nang tanungin kung ano ang regalo niya sa aktres nang nag-birthday noong linggo. Siguro ang regalo ko sa kanya, prayers. Ay, grabe. Saka, goodwill, good health. Birthday wish, even busier and better career this coming, this latter end of 2022 and 2023. Mapapanood ang Flower of Evil, the killer finale, bukas October 6 at 7, 8 p.m. sa View, I1TFC at IPTV. At ngayong weekend naman, 9 p.m., sa Kapamilya Channel, Jeepney TV at A to Z. MJ Felipe, ABS-CBN News. 17 sa bawat 100 paaralan sa bansa ang itinuturing na last mile school. Ito yung mga paaralan na sadyang malayo sa kabihasdan at mahirap marating. Kaya natatangi ang sakripisyo ng mga teacher na sa kabila po ng layo
at sa hirap ay patuloy pa rin nagsisilbi para masigurong may magandang kinabukasan ang ating mga estudyante. Nagpapatrol si ABS-CBN Chief of Reporters, Jeff Canoy. Ganito kasilimuot ang daan tungo sa Mabaldog Elementary School sa Gabaldon, Nueva Ecija. Matatagpuan sa Sierra Madre ang sitio Mabaldog na tahanan ng mga dumagit kabuluan. Pero kung ang mga guro ng paaralan ang tatanungin, ang pagsakay sa tinatawag na hubad ng halos 2 oras ang biyahe sa baku-bako at matarik na daan, ito na ang pinakamagaan sa katawan. Yun nga lang ang sakit nasa bulsa dahil 3,000 pesos ang kada biyahe. Kaya't sa mga normal na linggo, 3 hanggang 4 oras na lakaran ang ginagawa ng mga guro para makapasok sa trabaho tuwing Lunes at makababa ng bundok at makauwi sa kanilang pamilya ng Biyernes. Na-convert na ang isang kwarto ng paaralan para dito matulog ang mga guro tuwing gabi. May time na bakit ba ako nandito, ganun. Kumbaga, bakit ba ito yung napuntaan ko school, kumbaga marami ng puskil sa baba. Pero kumbaga sa loob-loob ko nang po, ito yung pinili kong profesyon. Talagang minahal ko na po siya. Kaya kahit medyo malayo po yung eskwela, talagang nagsimikap pa rin po ako magturo. Lalo na po nakita ko yung sitwasyon ng mga katutubo ritong bata. Talagang kailangan po nila yung maturuan. At sa ganun parang po, di po sumusuko. Ang pinakamahirap po yung iiwanan mo yung pamilya mo. Yung time na aalis ka sa bahay mo, sabihin na ingat ka. Ayun, walang signal, hindi makakausap, walang internet. Pero para sa mga bata, kakayanin, hindi susuko. Pero kung pahirap na para sa mga guro, paano pa sa kanilang mga estudyanteng katutubo na nakatira sa mas malayo pang lugar sa Sierra Madre? 2 oras ang nilalakad bago makarating sa klase. Madalas umaalis ng mga bahay na kumakalam ang mga sikmura. Sa mga araw na masungit ang panahon, kalaban naman ng mga guro at estudyante ang daan. Kapag naabutan sa gitna ng lakad ng malakas na ulan, may mga pagkakataon na sinusuong na lang ng mga guro ang mga ilog para marating ang paaralan. Bit-bit ang mga gamit panturo at pagkain na ibabahagi sa mga mag-aaral. Isa lang ito sa ilog na kailangan tawirin ng mga bata papunta sa eskwelahan. Ngayon medyo mababa pa yung tubig, bagamat malakas yung agos. Pero kapag umuulan, tumataas yung tubig dito. Kaya medyo delikado para sa mga bata na tumawid at makarating doon sa kanilang pupuntahan. Hey, ano to? Last Mile School ang tawag ng Department of Education sa mga paaralan gaya ng Mabaldog Elementary School. Mga paaralan na iilan lang ang mga kwarto, walang kuryente at mahirap marating. Sa 47,000 na public schools sa bansa, 9,225 schools ang tinuturing na last mile school o 17 sa bawat 100 paaralan. Ayon sa DepEd, may nilaan silang pondo para matulungan ang mga last mile schools. Pero iba't ibang ahensya ang kailangang magtulungan para maayos ang mga daan. This is something we are still looking at kasi po, hindi lang po DepEd yan. When we look at accessibility, we'll have to also coordinate the same with the LGUs. But definitely yung facilities, gusto nating ma-improve kaagad para rin po sa ating mga guro. Hangang-hanga tayo sa mga guro natin kasi talagang they spend the entire week there kasi nga if kung uwian sila, sobrang layo. So this is something we will look at. We need to study talaga paano natin mapapadali in terms of accessibility yung last mile schools. We cannot solve these things overnight, but hindi po natin kinakaligtaan yan. Kung ang elementary school ay malayo na para sa mga estudyante tulad sa Mabaldog, paano pa ang high school na doble pa ang layo? Marami ang hindi na natutuloy pagka-graduate ng grade 6. Kaya't ang misyon ng mga guro sa Mabaldog, matulungan ang mga bata na makatungtong sa mas mataas na antas. Yung pagiging isang guro sa mga katutubo, isang pribilehiyo.
Kasi privilege na makasama ko sila, magtiwala sila sa akin, maging bahagi ako ng buhay nila, maging bahagi ako ng tribo. Ganun ko sila, anong pangarap mo? Gusto ko pong maging teacher, gusto ko pong maging katulad mo, sir. Diba parang yung ganun na kahit na ganito kalayo, kahit na hirap ang edukasyon, may pangarap silang maging katulad ko na teacher. Sa Mabaldog, hindi madali ang daang tatahakin para makapagtapos. Pero kahit hirap, nandyan ang kanilang mga guro na nagsisilbing tulay para makalampas sa mga balakid. Jeff Canoy, ABS-CBN News, Gabaldon, Nueva Ecija. Protesta ang isinalubong ng mga guro sa pagdiriwa ngayong araw ng Teacher's Day. Hindi po natin nagnang ulan ang mga nagrally sa Recto, Maynila para muling ipanawagan ang dagdag sahod at benepisyo. Ayon kay Vladimir Ketua, Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, bukas sila sa non-monetary benefits tulad ng health card at iba pa, pero mahalagaan niya ang salary increase. Dagdag ni Ketua, dalawang beses na silang nagpadala ng liham kay Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte at umaasang makatutulong ang paglabas nila sa lansangan para mas may parating ang kanilang mga hinaing. Samantala, sa Banged Abra naman, ipinagdiwang ni Secretary Duterte ang Teacher's Day, kung saan panauhing pandangal siya sa programa na dinaluhan ng mahigit 12 teacher. Nagmisto lang maagang Christmas party ang pagdiriwang dahil sa mga papremyong ipinamigay sa mga teacher. Sa panayam kay Duterte, nagpasalamat siya sa lahat ng sakripisyo ng mga guro at tiniyak na gamit ang 710.6 billion pesos na panukalang pondo, walang mapapabaya ang guro at eskwalahan at maibibigay ang lahat ng benepisyo. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. So Ariel, tapos na ba yung tinatawag na habagat? Henry, dineklara na ng PAGASA ang opisyal na pagtatapos ng panahon ng habagat. Nasa transition period tayo ngayon at nagsisimula pa lang mabuo at lumakas ang mga high pressure area sa mainland Asia na pagmumulan ng hanging amihan. Hanggang Biyernes po ang mainit na easterly o silanganin ang makakaapekto sa Luzon, samantalang ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan po ng hangin mula northern at southern hemispheres naman ang iiral sa Visayas at Mindanao. Sa Sabado, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa silangan ng bansa. Lalapit po ito sa lupa pero hindi inaasahang magiging bagyo. Pagsapit naman ng Linggo, magsisimula na ang pag-ihip ng hangin mula hilagang silangan at makakaapekto yan sa extreme northern Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company, para bukas magpaulan po ang ITZZ sa Mindanao, sa umaga sa Dinagat Islands at sa may Zamboanga, Sibugay, Zamboanga City at Basilan may ulan. Pagsapit ng tanghali, malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Davao Region, sa Lanao Provinces at Zamboanga Peninsula, at mas malalakas ang ulan bandang hapon sa Lanao del Sur at Zamboanga del Sur na magpapatuloy po hanggang hapunan. Maulan pa pag lumalim ang gabi sa may Northern Mindanao, Barm at Zamboanga Peninsula. Sa Visayas, maulan na umaga pa lang dahil din sa ITZZ at mababawasan po ito pagsapit ng hapon o ng tanghali hanggang hapon. Maulan ulit pagsapit ng gabi lalo na sa may Samar, sa may Southern Cebu, Siquijor, Negros at sa hilagang bahagi ng Panay. Sa Palawan, maghapon ding makaranas ng mga pag-ulan dahil din po sa Intertropical Convergence Zone. Sa Luzon, may mga pag-ulan sa umaga sa bahagi po ng Babuyan Islands at sa Northern Quezon. Sa tanghali, uulan na rin sa ibang bahagi pa ng Cagayan Valley at maging sa may Bicol Region. Sa hapon, sa bandang Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan, Oriental Mindoro at Masbate maulan at magpapatuloy pa sa gabi ang ulan dito po sa Masbate. Dito naman sa Metro Manila, maaraw at mainit ang panahon bukas at hindi rin gaano mataas ang tsansa ng thunderstorm sa tanghali. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Binatikos ng ilang mambabatas ang paliwanag ng Malacañang sa isyu ng pinakahuling biyahe ng Pangulo sa Singapore. Hindi naman diretsang sinagot na opisyal ng Philippine Air Force kung ang kanilang eroplano nga ang sinakyan ng Pangulo. Nagpapatrol, RG Cruz!
trabaho ng Philippine Air Force 250th Presidential Airlift Wing na ibiyahay ang Pangulo at First Family. Yan ang sagot ng tagapagsalita ng PAF sa mga tanong kung ito nga ba ang sinakyan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga kasama niya papuntang Singapore nang manood ng F1 Grand Prix noong weekend. Ang 250th PAW rin anya ang tumitiyak sa seguridad ng mga bisitang leader ng ibang bansa at iba pang VIP. Una nang lumutang na posibleng ito ang ginamit ng Pangulo sa kanyang biyahe pa Singapore sa isang panayam kay Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. Pero nang tanungin ng media kung oo ba ang kahulugan ng tugon ni Castillo sa got ng Air Force, alinsunod ito sa mandato ng 250th PAW sa utos na rin na nakatataas. Nauna nang sinabi ni bagong Executive Secretary Lucas Bersamin na nagawa ng Pangulo ang trabaho niya kahit hindi official visit at private time ang biyahe dahil nakasalamuhan niya ang mga VIP at business leaders sa event. Hindi raw mahalaga kung sino ang gumastos sa biyahe. Wala kaming direct knowledge kung paano ang funding niya, no? But I am sure that if that was the trip of the President, no? You don't need to be too particular about where the funds were sourced. Well, kasi he was still performing his job as president when he was abroad, no? Although that is not an official state visit. Okay? And based on what you read, if you will go by that account, he met there with many people who were very relevant to our business activities or the running of our government here. Now, whether it was a fully paid trip or not is irrelevant. Pero buwelta ng mga leader ng oposisyon sa Kongreso, karapatan ng publikong malaman kung nagagamit ng tama ang kaba ng bayan. Para kay Castro, hindi daw pwedeng sabihing irrelevant ang ginastos dahil tila ginamit umano ang pera ng bayan sa luho. Pero depensa ni Bersamin. I don't think he bothered anyone, ano? But he must have been invited there because his presence there might have added some suspense and some intrigue and some importance to that event. Napakagaling. Alam niyo si our president, naging matinee idol na eh. Giit naman ni Lagman, lalong nalulubog ang palasyo sa mga paliwanag nila kung ang panonood ng karera ang pakay talaga ng Pangulo sa biyahe habang naghihirap ang maraming Pilipino sa taas ng presyo ng bilihin. Sagot naman ng mga kakampi ng Pangulo, okay lang ang biyahe dahil mas may mapapala ang bayan sa mga informal meetings kung saan mas makukuha ng Pangulo ang tiwala ng mga kausap niya. Light moment like those that was initiated by the President, somehow probably we can start a bilateral talks doing those things as well. Kasi nga kahit naman sa mga negosyo dito sa ating bansang Pilipinas, yung formal introduction with the prospective investors, nagsisimula yan sa mga formal talks. Then afterwards, kakaroon na yan ng mga light moment para sa ganon, you can earn the trust of each other. Ayon naman kay Sen. Robin Padilla, mahalagang makahalubilo ng Pangulo ang mga negosyante sa Singapore dahil nga nanliligaw ito ng mga pwedeng mamuhunan sa Pilipinas. Nauna na rin sinabi ng palasyo na maraming negosyo para sa Pilipinas ang natalakay ng Pangulo sa mga opisyal ng Singapore. RG Cruz, ABS-CBN News. Aminado ang pamunuan ng MRT3 na mabagal ang pagresponde ng kanilang mga technician sa aberya kahapon sa Taft Station sa Pasay City. Maraming pasahero ang naperwisyo dahil inabot sila ng napakatagal sa pila. Tanging ang North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station lang ang gumana dahil nasira ang power supply ng signaling system sa Taft Station. Paliwanag ng MRT General Manager na si Federico Canara Jr. nang galing pa ng depot ang mga technician na nagmo-monitor at na-traffic ng 2 oras bago nakarating sa istasyon. Dagdag ni Canar, mas maaga sanang nakabalik sa normal ang operasyon ng mga tren kung hindi naantala sa traffic ang mga technician. Maglalagay ng spare power supply ng signaling system para po hindi na maulit ang ganitong insidente. Kakaunti pa rin ang bilang ng mga operators ng mga pampublikong sasakyan na nakakakuha ng fare matrix o taripa para sa pagpapatupad ng taas singil. Kaya po naman para daw makatulong, naglagay ng opsyon na online transactions ang LTFRB para hindi na kailangan na pumila pa ang mga operators. Nagpapatrol, Jackie Marabas.
Ikatlong araw na ng pagpapatupad ng bagong taas pasahe. Pero higit 10% pa lang ng 260,000 na units sa buong bansa ang nakakakuha ng fare matrix o mas kilala sa tawag na taripa. Kapag wala kasi ito, hindi pwedeng maningil ng bagong naaprubahang pasahe. Dahil bihira na magkasabay-sabay ang pagtaas ng pasahe ng mga pampublikong sasakyan, jeep, bus, taxi at TNVS, inasahan na ng LTFRB-NCR ang pagdagsa ng mga operator na kukuha ng taripa. Ang NCR kasi ang may pinakamalaking bilang ng pampublikong sasakyan sa buong bansa. Sa 6 days na hindi ka makasingil, di ba? Pero wala tayong magawa. Yun talaga ang ano, sundin natin ang rule ng LTFRB. Hindi ka makasingil pag wala kang tarifa. Kaya ang ginawa ng regional office ng LTFRB sa NCR, magdagdag ng opsyon na online ang transaksyon sa pamamagitan ng pagrehistro sa PTOPS, ncr.ltfrb.gov.ph. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang pumila sa opisina ng LTFRB. Dito, i-upload ng aplikante ang mga kailangang papel tulad ng ORCR ng unit at Certificate of Public Convenience o pangkisa at online na rin ang pagbayad ng taripa. Kapag sa online ipidroseso ang fare matrix, imbis na dry seal, ay QR code ang inilalagay. Ang gagawin ng LTFRB-NCR, i-imprenta ito para sa mga pirma at i-upload ito para mismong yung aplikante na ang mag-print. Pero hindi basta-basta ang QR code na ito dahil kapag chinect natin gamit ang QR code scanner, ay lalabas ang detalye ng mga naka-imprenta dito sa fare matrix na ito. At hindi ito basta-basta maduduplicate o magagaya dahil itong QR code na ito ay nakabase sa plaka ng fare matrix na ito. Kahapon, higit 200 na ang nag-apply gamit ang online facility ng LTFRB-NCR. At kalahati nito ay nakakuha na ng fare matrix. Also because of our limited personnel, yun nga po, kaya we had to include yung online facility ho natin sa NCR. Para ho, mas convenient ho yun eh, no? Sa bahay na lang sila, submit lang nila, i-upload lang nila yung kanilang mga documents. Bayaran ho nila on sa ating mga payment partners and then i-upload na rin ho namin through their PTOPS account yung kanilang fare matrix. Sa mga 4 units o pababa ang ina-applyang taripa, kakayanin ng isang araw ang pagkuha nito. Habang ang mga consolidated o higit 10 pataas, inaabot ng 2 araw hanggang 1 linggo. Inaasahan ng LTFRB-NCR na posibleng buong buwan ng Oktubre ay may kukuha pa rin ng taripa. Nagpaalala rin ng LTFRB-NCR na kapag nakakuha na ng fare matrix, kilalanin rin ang mga discounts para sa mga senior citizen, PWD at estudyante. Nagsagawa ng random check ang mga enforcer para paalalahanan ang mga driver ng PUV na huwag maningil ng taas pasahe kung walang taripa. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Patuloy ang paghataw ni US Open Junior Girls Division Champion Alex Ayala na nakatakdang mamayani sa professional tennis tour sa California, USA. Dahil sa inspirasyon ni Alex, sinubukan na rin mag-tennis ng ilang atletang Pinoy gaya ni pole vaulter na si EJ Obiena at volleyball phenom na si Eliza Valdez. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Ilang linggo matapos ang makasaysayang tagumpay sa US Open Junior Girls Championship, humata muli sa hardcourt si Alex Ayala sa Women's Pro Tour Tournament sa Rancho Santa Fe Open sa Southern California. Sa first round, pinatalsik ni Alex ang pambato ng Latvia na si Deniza Maronkevica, 6-1-6-3. Blinangko ni Ayala ang American player na si Alana Smith sa second round, 6-love-6-love. Kaya pasok na siya sa main draw ng $80,000 tournament. It's a good restart, coming back to the professional circuit, and I think I'm doing very well. And a lot of things that I learned in the junior U.S. Open, so I'm trying to apply that in my next couple of weeks. Balik agad sa training si Alex para paghandaan ang iba pang tournaments para tumaas pa ang kanyang women's pro ranking na nasa 281 ngayon. Dito sa Pilipinas, maraming Pinoy ang nagkaka-interes sa tennis dahil kay Ayala. Kabilang na ang world number 3 pole vaulter na si EJ Obiena. Natuloy na sa wakas ang tennis session niya kasama si volleyball phenom Eliza Valdez.
Who's your super idol in tennis? Yeah. That's a lot. I mean, who do you watch? Well, I watch all the big three. But I mean Federer before, but then now he's gone. So I love Nadal, but I'll say Djokovic. Did you ever take lessons? No, but do you play any racket sports? No. We have rackets because we didn't try niya po kami tulungan. Pero we played once or twice lang. Intense si na EJ at Eliza sa paghasa ng mga strokes sa forehand, backhand at serve. Lalo pang tumaas ang energy nang dumating sa court si ABS-CBN President Carlo Katigbak. Battle of the sexes ang naganap. I go back for sure. What can you say about EJ? He's so good. I'm so annoyed. He said you're not playing tennis. I haven't played for like 3-4 months now. See, Gabby Eliza, first time on the court. Yeah, wow. I can't even hit the ball. No, don't. No, really? That angle right there. No. Ayon kina EJ at Eliza, magandang cross-training ang tennis sa mga sport nila. Kaya't itutuloy ang paglalaro nito kapag mayroon silang panahon. Sa susunod na linggo, balik Italy na si Obiena para ituloy ang ensayo. Sa October 8 naman, magsisimula na ang PBL Reinforced Conference para kay Eliza. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Ilang GCash user ang nawala ng pera dahil sa kagagawa numano ng mga scammer. Nagpapaalala po naman ang GCash sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kanilang app. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Nakatanggap si Valerie ng email na sinasabing kailangan niyang i-verify ang kanyang GCash account. Hindi niya kinlik ang link sa account dahil kahit nakapangalan sa GCash, makikitang kahina-hinala ang pangalan ng email address. Nalagyan ng 100 pesos ang account ni Valerie mula sa hindi niya kakilala. Pero maya-maya ay nawala ang 10,000 pisong kinita niya sa pagiging isang training consultant. Medyo natakot ako na may suspicious as may naka-receive ako ng 100. So when I opened it again, I saw the money pa, as in I saw the 10,056 pesos. And then bigla siyang nawala. Biglang naging 56 pesos and 20 centavos. Where did the money go? Nag-post si Valerie sa Facebook ng kanyang karanasan para humingi ng tulong sa mga kinauukulan. Nalaman din niyang may tatlo pa siyang mga kakilala na nabiktima rin at nawala ng pera sa GCash. Tumanggi nang malantad ang pangalan ng isang kakilala ni Valerie na nawalan din ng pera nang i-click niya ang isang link sa email at hiningan siya ng mobile personal identification number at nakaltasan siya ng 1,404 pesos. Nakapag-loan din siya sa G-loan nang hindi niya nalalaman. Inireport niya sa GCash ang insidente at sinabihan din siyang mag-report sa pulisya na kanya namang ginawa. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na mayroon silang Customer Protect Program para maresolba ang mga hindi otorisadong transaksyon para maibalik ang perang nawala. Paalala rin ng GCash, hindi sila kailanman humihingi sa text o email ng personal na impormasyon, mobile personal identification number o MPIN at one-time PIN o OTP. Sinabi rin ng GCash na patuloy ang kanilang kampanya laban sa mga scammers. Tinanggal na nila ang mga clickable link sa mga email at text messages, kaya kung may link ay hindi ito galing sa GCash. Patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Ang parent company na Globe ay patuloy rin sa pag-block sa text messages na may link na kadalasang galing sa mga scammer. Mayroon ng mahigit 700 million scam at spam messages na silang na-block at mahigit 1 milyong GCash accounts na ginagamit sa pangloloko ang kanilang na-block. Pinag-iingat din ang publiko laban sa mga fake GCash rewards at fake online sellers. Payo din nila na huwag ibenta ang GCash account para maiwasan ang identity theft at huwag pansinin ang mga investment scams. Kapag may problema ay makipag-ugnayan lang sa kanilang help center na help.gcash.com. May payo naman ang financial consultant na si Richie Horario para sa mga gumagamit ng mga mobile wallet. Parang yung traditional way. Diba usually sa wallet natin, naglalagay tayo ng pera. Pero pag pumunta ka sa matataong lugar o sa divisoria, inahati mo yung pera mo. Hindi mo siya nilalagay doon sa wallet mo. Lahat. Diba? Kasi kapag
nadukutan ka, nakuha yung wallet mo, at doon mo nilagay yung 10,000 mo, definitely yung 10,000 mo, mawawala lahat. Paalala pa ni Horario, ang mobile wallet ay para sa mga regular na gastusin lang at hindi para sa pag-iimpok o pag-invest na mas magandang gawin sa mga banko at mga investment company. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Nangakong Department of Health na agarang ipoproseso ang pamamahagi ng karagdagang pondo na inilabas ng Department of Budget and Management para sa benepisyo ng mga healthcare workers. Ayon sa DOH, may mahigit 1 bilyong piso ang inilabas ng DBM nitong October 3 para sa hindi pa nababayaran na Special Risk Allowance o SRA noong September 2020 hanggang June 2021. Ipapangbayad naman ang 11.5 billion pesos sa mahigit 1.6 million pesos na unpaid na health emergency allowance mula nitong January 2022 hanggang June 2022. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na gagawin ito ang lahat para mapabilis ang proseso sa paglilipat ng pondo para sa pamimigay nito sa lahat ng eligible na healthcare workers. Ito, Winnie. Ano ba ang pwedeng pagkakitaan bago magpasko? Ay, alam mo, Alvin, isa sa mga hindi nawawala sa hapagkainan ng pamilyang Pinoy, tuwing Pasko, ha? Yung masarap na hamon. Sa mga gustong gawing negosyo ang hamon, ngayong Pasko, may mga winning discarte akong ibabahagi sa inyo. 1985 nang simula ng pamilya ni John Marfil ang pagninegosyo ng homemade ham. Gamit ang natural na mga sangkap, nakapag-formulate ang nanay ni John ng hamon na patok sa panlasa ng customers na saktong balanse ang alat at tamis. Part of life ko na siya. Tapos at the same time, since bago akong generation, may bago rin akong ideas, tapos may bago rin akong approach in terms of the recipe. Para gawing negosyo ang paggawa ng homemade ham, winning discarded tip number 1. Huwag matakot mag-experiment sa pagtitimpla ng ham. Know the basics of ham preparation. Ensure lang that walang shortcuts in terms of the process and in terms of the ingredients. Unahin ang dry curing preparation. 1 kilong baboy na pork loin o pige, asukal, asin, curing salt, paprika, dahon ng laurel at durog na paminta. Yung curing salt, so ito yung responsible for curing the ham. It's removing the ham of its excess juices and napapatagal niya yung shelf life ng ham. So it's a natural preservative. So yung curing salt natin is just 1/4 teaspoon. Yung paprika natin is 1/2 teaspoon. So for black pepper, we use 1 tablespoon. And then for sugar, which is 3 tablespoons. Dahil gumamit tayo ng curing salt, make sure that we avoid using stainless steel or aluminum materials. It's to avoid any untoward chemical reaction. Ipahid sa karne para manuot ang lasa. Just make sure na lahat ng exposed surface ng karne is well covered with the rub. And gaya rin ng sabi ko kanina, pwede rin kayong gumawa ng mga small incisions o maliliit na hiwa sa karne ng ham. Ipasok po natin siya sa plastic. And then, for more aromatics, no, pwede kayong maglagay ng additional herbs. Winning discarded tip number 2. Siguraduhin na properly sealed ang plastic at ilagay sa refrigerator. Pagkatapos ng curing process, hugasan ng ham at ilagay sa oven for 2 hours. At ang final process, gumamit ng torch para i-glaze ang asukal. Once golden brown na ang ham, luto na yan at ready na para ibenta. Yummy! Kung desididong pasukin ang ganitong negosyo, agahang mag-alok. Ngayon pa lang mag-alok na kayo. Tsaka pwede rin kayo magpa-free taste sa mga prospective customers para may order agad. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
Kapamilya, kinikilala po ngayon ang National Teachers Day, ang kagitingan at kahalagahan ng ating mga guro, pati na rin po ang kanilang pagiging kuwela sa mga eskwelahan. Si Teacher Asuncion Z. San Miguel ng Maragondon, Cavite, binida ang kanyang improvised bag gamit ang case ng alak para kumasa sa nauusong no bag challenge. Sinamahan pa niya ito ng ballpen holder gamit naman ang recycled beer can. Ang kwelang caption ni Teacher Z, ang ayoko sa lahat ay alak. Alak ang written works, alak ang performance task, at alak ang output. Alakang, parang wala ka, parang gano'n ang gusto niya sabihin. Alakang. Alakang sa ayon. Ito isa ala din. Ala naman ito. Ala naman natanggap na anumang regalo o pagbati si Teacher Ezekiel Alcagno ng Salvador Arroyado Senior Memorial High School sa Barangay Pulanduta, Balud, Masbate. Pero bago pa siya mapahagulhol sa lungkot, it's a prank! It's a prank lang pala eh. Wow. Dahil sinurpresa siya ng mga flowers, tarpaulins, balloons, at cupcakes ng kanyang mga estudyanteng may song number pa para sa kanya. Yun eh. Wow naman ang sweet. O eto naman, nasurpresa si Teacher Daisy Ostrine ng Lawag City, Ilocos Norte sa regalo ng kanyang mga estudyante. Feel na feel ng teacher ang espesyal na araw dahil hindi lang isang piling, kundi isang buong puno ng saging ang hinandog sa kanya ng mga bata. May kasama pa itong cake, balloons, bag, damit, at syempre, flowers. Ang laki ng puno ng saging. Oh, wala pa. Wala pa. Sana maitanim niyang maigi. Yan. Imbis naman na fresh flowers, sariwang isda ang inialay po na bouquet na may estudyante ng Davao City National High School kay Teacher Eileen Turtur. Nagulat at natuwa ang guro sa kakaibang regalo ng mga bata. May pa-food paper bouquet ang mga estudyante ng Kulakling National High School sa Lupi, Camarines Sur kay Teacher Francis Quirona. Pero ang labis na ikinatuwa ni Teacher ay ang bonggang tarpulin. Sabi nga ni Teacher, sobrang mahal siya ng kanyang mga estudyante na pinapupunta na agad siya sa langit. Hindi naman. Ano ba mensahe? Sobra naman. Kasi may ulap po. Mukhang nasa ulap na siya. Parang kanina malakas po yung si Teacher. Mga kalokohan lang po yan. Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day. Saludo sa ating mga teacher. Believe ka, ha? Ating pangalawang magulang. Yung picture ni Jeff Canoy. Pero yung tinatawid nilang mga ilog, bundok, para lamang makapunta. Ganyan ang kwento ng ating mga teacher sa Pilipinas. At yan po mga balita binantayan namin para sa inyo. Ako po si Alvin L. Chico. 81 days na lang at Pasko na po. Ako po si Karen Davila. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang parahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Henry Omaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi.